Hello po sa inyong lahat, mga kaibigan, and we are back dito lang sa ating Monday Station. Every 4 p.m. lagi tatandaan na there's always be a Just ML Cup. Monday to Friday kami magiging shoutcaster nyo for this first series. Ako si Zeus and together with me is Irv. Yon, daling-daling mga kaibigan, talaga namang mainit ang laban. Hindi lang ang laban, pati ang ating comment section. At napansin ko, hindi pa nagsisimula pero napakalaki na ng nanonood sa atin dito. Pero eto na nga, execration sa red side, our blue side, NXP naman sa red side. First ban nila ang isang Johid. So talagang ayaw nila ng may malikot na off lanes for the NXP or the execration dito. So yun. Banning na. Ang Johid kagad for the execration. Feeling ko Johid. Sino ba nag-Johid sa NXP? Si Renny J siguro. Si Renny J tsaka si ano. Si MB. So if that's the case, baka pinipilit nila o pinapwersa nila si Renny J na gumamit ng ibang heroes na madadaling kontrahin like Uranus, diba? So, or Thumbs, siguro na Esmeralda lang ang kailangan ipick ng execution doon and then totally they can counter that one out. Pero mga kaibigan, we also have a poll sa bottom lane, sa ilalim, ayan, sa ilalim. Sa comment section, meron dyan banda, ay i-check nyo lang dyan yung parang bar na icon, tapos i-boto nyo po yung gusto nyong manalo dito sa ating series na ito. Execration ba o NXP? And so far, mga kaibigan, honestly speaking, nakikita namin dito, Execration has the 2,400 votes. Naku! Naku po. And malaki for yan. NXP Solid, they have 2,600 votes. So, 200 lang ang pinagkaiba, mga kaibigan. Grabe, napakadami yan, mga kaibigan. So, for that, dun sa mga bagong pasok, comment kayo, exclamation point, notify para updated kayo sa lahat. And kung sakali mang nagtatanong kayo about sa standings, meron ng nakapost ang Just ML dyan. So, check nyo lang yung Just ML page namin. Pero eto na nga, first pick ng execration. Ito open na ang Esmeralda. Open si Ling. Ang daming open na hero. Sobrang daming open na hero. So, tingnan natin dito kung ano yung ipa-priority pick nila na Uranus for the execration. So, NXP Predator Solid. Ano nga ba ang ipipick nila dito? So, tingnan natin kung magliling na ba si H2 or ibibigay pa rin nila to sa execration for the second and third pick. Pero possible, kumuha na sila ng off lanes para mas ma-secure nila yung pwedeng maging 1-3-1 setup ng NXP or 1-2-2 setup ng NXP. So tingnan natin dito kung ano ba yung first second pick nila dito. Oh, drop. First two picks. Selena and drop. Nako po. So hindi kumuha ng Esmeralda this time ang NXP Predator Solid. I think they'll be putting up on the third pick pa if ever na mag-Esmeralda man lang ang NXP Predator Solid. If they really wanted to counter this Uranus. Pero kung hindi naman din naman, worth it din naman tong Esmeralda, tong si Lina na Chester. So, maganda rin naman yung galaw ni Chester every time na may Selena sila dito. Yep. Pero for the execration, Esmeralda and Ling nakuha na ng execration dito. So NXP Predator Solid, ano ang kanilang third pick? Possible kumuha na sila ng core? Or ibigay pa nila, tingnan natin. Pero Hellcurt, which is really good rin naman for Renny J, ang isang paghawak niyan. So tingnan natin kung ano yung magiging laro dito, balanse. So, no? Eto na, mga kaibigan, nagkokontrahan na. Ladies and gents, look at this. This Hellcurt, for sure, kayang-kaya nitong counterin ang isang Ling if ever, isang magandang pasok lang. At mahihirapan din dito kumulit si Kuya Hate natin. Eto na, for your third ban. Naku po, Atlas ang binandita ng NXP Predator. Solid and for execration. Diyos kumiyo, naku po, ano kaya ang babandito? Possible, pwede sila mag-ban ng Harit, ganun. O kaya mga fighters pa na pwede. So, pwede pa rin dito, or Thumbs. Para kay Renny J o kaya kay MB. So, ito kung Renny J kasi pwede itong Hellcurt na sa kanya yan eh. Kasi yun yung lagi niyang ginagamit. Pero Thumbs na nga to counter out MB dun. So, tignan natin dito. Export naman. XP. Export, nako. Pili sila dyan. XP, Cho. Ano pa ba mga offlane na pwede? Sylvana. Sylvana pala na-nerf na rin halos. Carmilla. Ayan, pwede rin mga offlane. XB. Okay din to. Siguro ang last pick nila probably. Pwedeng maging Harit. Pwedeng maging Harit yung last pick nila. Pero kasi may Esmeralda. So, tingnan natin kung ano yung pwede nilang kuwanin. Kasi yun yung magiging crucial for the NXP kung ano nga ba yung kukuwanin nilang main damager, di ba? So, may damage naman na magagaling kay Selena and Hellcurt. Pero kailangan pa nila ng, yun, alam mo yun, more mas, damage. Yung suporta, kumbaga. Kasi paano nga naman pag namatay si Hellcurt, may hirap wala na damage output mga best
Pwede, ano nga naman din dito, pwede, Kari, Harith, ayun na nga, Kari, mga kaibigan. Pero ito ah, Hylos, Valir, most likely matagal na natin nakikita yung tandem na yan na talagang napakaganda with additional movement speed. Tsaka napakahirap lapitan ng players na yung lalapitan kung sakaling kalaban mo, Hylos, at tsaka Valir. Tumatagal sa laban niya kasi ang Hylos eh, di ba? Kayang sumalo. Ibitaw mo na lahat ng skills sa kanya, mabubuhay pa rin yan. Because, basta nailapag niya yung revitalize niya, plus the glorious pathway, ang hirap patay na yan. Pero, with the help of this Kara, Kari, mahirapan nga naman tumayo dito face to face ang isang Uranus and the Hylos as well. So, and for the for the damage na kayang ibigay ng Hellcrick. Diba? So, yun din yung magiging problema dito for the execration. Pero katulad ng sinabi mo, kung patagalan sa laro, yes, tatagal talaga sila. Mailapag lang nila yung mga dapat ilapag. Pero once na naging snowball to si Kari and siguro si Hellcrick, kung sakali man na ganun yung mangyari, lumamang sila sa early, mahihirapan dito ang tropa ng execration. Pero for the execration naman, meron naman silang link para umikot na mas mabilis, di ba? For so, sure, tama. Balanse, parehas, maganda ang picking silang dalawang to. So, iniisip ko lang din yung Selena dito, for sure, pagka naka-early to, dire-diretso din ang pagsakit na ito, di ba? So, kailangan naman for execration, magandang ilagan din pagdating sa engagements. And they have a Ling as well, na pag ito namang Ling ay nabaog, all throughout the game, mahihirapang makabawi yan. So, kailangan as early as possible, makakuha na dito agad ng kills, even Selena and the Ling as well. Pero heto na, Kuya Irv, welcome back to the Land of Dawn. This is gonna be the game number one, Execration versus NXP Predator Solid. Introduce lang namin sa inyo for their hero lineup, Team Execration, sa Kitno or si Mae for this Uranus. Valir naman dito para kay Etok Max Funnel God. Hate naman din dito for Ling, Chakno naman for Hylos, at Benny Cutie for this Esmeralda. Para naman sa NXP Predator Solid, Yawi ng Mundo for the Grockchester for the Selena. Ano? Ako ang mag-offlane para dito kay Hellcurt. Oop, teka lang, nagkakabigayan dun sa top lane sa Gitno or Mae. Nasasaktan dun sa damage ni paring Renej. Pero out na lang din, hindi tinamaan ng burst damage na kayang ibigay. Pero MB dito, mabalik lang tayo for the X-Borg at H2O for the number one carry. Ng NXP. Tama ka dyan. At for this mga kaibigan, mahirap-hirap pa so far, especially, alam nga lang din man dito, oops, naku po, may sumisilip lang din ng konti, gusto mong contest ang kanilang repolyo, pero nakuha pala ni Yawi ang repolyo, ladies and gents, or not, si Hate. So, for the execution, ang kailangan lang gawin dito ni Ling is mag-level 4, then pwede na siyang dumalaw sa lahat ng lanes na kaya niyang dalawan dito. Pero ang problema naman for execution din, pag tumaba yung carry, yun na yung magiging sa kanila nun. Papahirap dun. Diluvio yan. Ang hirap niyan. Hirap kalaban niyan. Just like their previous match against Archangel na yung execration, umabot tayo ng 45 minutes. May carry yung Archangel. Ang hirap na hirap silang pasukin yung base ng Archangel. So tingnan natin this time around kung makikitaan ba tayo na longer than 45 minutes. Why not? Kung kayang-kaya, pero nice steal there coming from Chester with that Abyssal Arrow timing. Nabusit nga lang din dun si Benny, mga besties. Pinaghirapan niya, tapos iba ang umani. Umani. Iba ang kumuha ng mga bagay na pinilit niya. Pero eto na nga, mga kaibigan, ang objectives lang, ang NXP dito, medyo malamig, 2 minuto, pero malamig pa ang simoy ng hangin dito sa ating Mobile Legends tournament. Pero top lane, mukhang papunta na sila paring Chakno with the Sagitno. Pero oops, Tempest of Blades nila pagkagad pa, para kay Renj. Pero yun, burst down pa rin niya, and first blood, mapupunta kay paring Hate. Grabe naman din, mga kaibigan, na look at that aggressiveness na pinakita nila dito for that Hellcurt. Level 3 pa lang din naman kasi. So alam nila na hindi naman ganun kabilis makakatakas ang isang Hellcurt, especially kapag wala pang Dark Knight Falls. So for that, sinagad na nila kasi baka mamaya tatakas-takasan na lang sila niya ni Hellcurt, mga best. And if I'm not mistaken, this Hellcurt is Renej. Yata ako mag-offer. Si Renej. Nako, tingnan natin dito. Chakno, lalaban sa tatlong players. Tama. Uy, natakpan pa ng bagya. So, alias 4 ang kalaban niya, pero tinatayuan niya lang, mga kaibigan. Pero uy, last insanity para sa kanya. H2O securing that kill. 1-1 ang ating score para sa laban na ito. Nakakabawi, little by little lang. NXP, mga kaibigan, pagdating sa gold, hindi nagka-alew. This is just 300 gold lead in favor of execution. And for the other side, oops, si 8 naman din dito. Tamang pakit lang din naman muna dun sa taas ng pader. And then disengage, mga bestie wapa. At ito na, ang first third of our game na up na. Ayun na. Nakasilip na, mga kaibigan. Pwede nang pag-agawan. Kanino ba ako mapupunta? Pero for sure, pag pinag-agawan itong mga to, hopefully, magkaroon din ng magandang engagement. Clash. Possible. Makita natin yan. Pero eto na nga, nasundot na yung isa. Chester, flicker out para sa kanya. Pero glorious pathway ang naibigay. Tempest of Blades para dun sa kanya.
Una ka sa akin pa nga. Hindi dun sa pagkakataon na yon. Pero last in standing for everything. Clinker in. Aray, pero hindi. Dash out lang din. Parang I hate. Pero yun nga lang. Hindi pa tapos ang box. Si Benny Cutie with a falling star mode. Si MB dito. Trying to escape. Ladies and gents. And yun nga lang for the third kill of execration. Will go to this Esmeralda. Uy. Nangyari, sir. No. Yun na nga yung ano, yun na nga yung sinasabi nating clash na kayang ibigay pero Obdard Knight falls na ibigay dun sa top lane sa agit noon, naramdaman yung sakit na pwedeng ibigay sa kanya and H2O securing that kill again. Nako po, naka-bounty yan. So, ingat-ingat dun sa damage na kayang ibigay niyan mamaya-maya lang. Oo, oh, grabe mga kaibigan. And for this mga besties, nakakauna-una ang ano ang execration pero for NXP yes. Hindi pa pahuli kasi look at that, nakakuha ng objective ang execration sa bottom lane, they trade the, NXP was able to trade the tower as well sa top lane. Nakakuha ng kilang execration which is 3-2 naman ng sa NXP Predator solid, so ayaw nilang palakihin ang lamang dito hangga't kayang idikit. Oh, pagandahan ng laban. So talaga namang minamaximize ng lahat ang pwede pero tinamaan ang abisa laro connect. Ray, na ibigay. Last insanity ko, Jesus. Tingnan mo. Yun nga lang mga kaibigan, medyo nag-choppy lang din. Pero 3-3 na ang ating score, ladies and gents. Tabla na tayo pagdating sa kill with a 4 minute and 50 seconds onto our game time sa gitno doon. Eh kumuha lang din ng tower onto the top lane habang busy nga naman ang NXP Predator Solid. And now they are invading this blue buff of execration. Ooh. Nako, maganda, maganda 'yung abyssal arrow na tumama kanina kay ano, no, kay Chakno. Napahinto at na-burst talaga ng NXP dito. So 'yun 'yung maganda rin sa ginagawa, pero oops, may kang makikita na naman ang isa sa mga players dito, Embil wala nang Firaga armor, mapapatay pa nga. And a double kill para dito kay Etumak. Grabe. Nako, panel god pa nga. Etumak panel god. Na it. Oh, excuse me. Enough na. Eto, McFundle good pa nga dito. Ang isang Valir with the 2-0-1 score. 5 kills for Execration. 3 kills naman for this NXP Predator Solid. 1.2k gold lead lang din in favor of Execration. Di pa rin naman nagka-alayo so far. But the towers that destroyed dito for the Execration, they are on the lead. Tatlo na ang tower na babasag nila for NXP naman. Isa pa lang din. So, dito, lumalawang Execration sa vision and sa mission in terms of this map awareness. Pero eto naman lang din na upo. Dahil lamang sa map awareness ang Execration, sila ngayon ang gumagangster against the NXP Predator Solid. At alam naman natin din kasi, for the early stage ng game, mahihirapan din ang NXP Predator Solid kasi kailangan pa nilang bigyan ng farm or ng space dito sa H2O. Pero later on in the life, mamaya, mumunit yan tulad na ito. Uya Herb na upo, nagkakita na naman. 2-3 plus Glorious Pathway kagad kahit kano kalayo yan pre. Pasok in din naman dito with the Dark Knight Falls para naman kay Rene J. Pero disengage na lang din muna mga kaibigan for the second turtle of our game. Medyo mainit na nga mga kaibigan. Here comes Benny na upo, nagkakaboksingan na. Natakas lang si Yawi pero yun sa kabilang banda si Chester na apatay pa. Another one na upo, si Rene J. Taken down as well. At yun na nga mga kaibigan, that's the problem. Dalawa na naman ang dapa dito on the side of Execration. I mean, napakaganda. Napakaganda nung pasok dito ni Benny Cutie, 'di ba? Para ma-burst down niya yung dalawang players dito pero Tempest of Blades na ibigay pero out na lang din siya doon dahil medyo malalim yung nangyayari. So for the NXP, ginagamit nila yung Dark Knight Falls ngayon para makita lang, tinry nilang pasukin pero kasi sabi ni Rene J, mukhang hindi natin kakayanin sa pagkakataon ngayon kasi early stage pa lang. Wala pang damage yung carry natin pero Abyssal Arrow has been connected for the Chakno dito pero out na lang sila doon. Hindi pa nila kayang i-burst down and level 11 na rin pala si Paring Hit ngayon with the 3-0-2 score. Tapos okay na din yung items niya, pa Berserker's Fury niya. Kaya nga. So, nako. Maganda-ganda ang early stage na first 7 minutes ng Execration. Yes. For NXP, hintayin natin mga best wap kasi alam naman natin that they have a carry at for sure wala naman panapat sa late game ang ano dito ang Execration. So siguro pag na-hold nila to until mga 15 to 20 possible, di ba? Possible. Masakit na nga yan. Are we going to make things around si Chakno dito? Grabe, pinupunit-punit na lang din mga kaibigan. Hindi na rin nagbibiro. Sa gitno, pumasok. Eto na naman. Naupo, wild charge. Pero yun lang. Dark Knight Falls. Pero bali wala. Ladies and gents, nakataas pa sa gitno. Walang nakuwang casualty. Gusto pa ni Benny, pre. Pero yun nga lang. Sa abilang banda, here comes Nate. Pasok in. Tapos sabay ulti lang din. Ayun, nakakuha ng isa with that Vega kill pa. Damay pa yata doon. Double kill naman din para kay Rene J. And still, naupo. Ayun, dala-dalawa lang ang pitas-pitas dito ng Execration then disengage. And maganda yun for NXP. At least hindi sila nawa-wipe out. Hanggat buhay, hanggat di nabibigyan ng parusa ang carry ng NXP naman, hindi pa huli. Okay lang yun. Okay lang yun para sa kanila. Pero Benny Cutie dito, sakit na rin yung damage. Pero speaking of papatayin, H2O, tingnan natin, nakapag-bleaker out. Pero monster kill para kay Hit. Tempest of Blades na ibigay. Pero medyo malalim na yan. Wala pa silang minions dito. And the Grok block for the Grok. Talaga namang maganda rin ang ginawa doon kahit papaano.
ano, inintay niya yung ano, pinatagal niya yung creeps para ano talaga, hindi makadiretso agad dun sa towers, pero abis sa laro will connect dito kay paring hit. So early stage of the game, execration talaga eh. Kasi execration yung kalamangan sa ngayon. 10-3 ang ating score, 8 minutes and 42 seconds in our game time. Maganda ang laro, sobrang ganda ng laro natin. Napakaganda mga kaibigan. Shout out sa lahat na nanonood diyan, 33k viewers that we have right now. Keep the fire burning. Pakita natin na suporta sa team na sinusuportahan natin by sharing this one out if you really appreciate their of what they're doing mga bestie. Wapa. Napakaganda naman talaga ng laban na to, napakasulit. At syempre suportahan din natin ang iba pang team na kasali dito sa Just ML Cup, not just these two teams. No. Ma series 1 pa lang to mga kaibigan, may series 2 at may series 3 tayo. Onyx PH maglalaban mamaya, kaya abangan din natin yung mga larong 'yon. So supportahan natin lahat ng teams na nandyan. And sa bagong pasok, comment kayo exclamation point notify para updated kayo sa lahat. Pero ito na nga, Glorious Pathway na ibigay. Papasok lang din naman yung isa. Pero hit! Naku po! Ibigay yun! Nashot dito! And nahabol na nga ata yung NXP sa pagkakataong ito. At nablinkan pa si paring Chakno with that revitalize sa gitno naman. Papasok sa loob. Benny Cutie nag-aantay. Hindi niya pa sinutulungan yung mga kampi niya. Pero natulak kami sa laro. Well connected. Pero hindi na lang daw itutuloy ang mga pangyayari. Pero maganda ang nangyari doon. Medyo naurong si hit dun sa top lane na silence ng bahagya. Yes, nabigay niya yung Tempest of Blades niya, pero hindi sapat yun para mapatay niya halos lahat ng players. Masyado malalim. Oho, tama ka dyan. Ito na naman. Naku po, pasokin! Ito na yata ang pagkakataon naman ng NXP, mga kaibigan, para bugbugin, pero hindi pa din, mga kaibigan. Look at this, eto, Max, wala na buhay. Same with Yawi as well. Pero magkakabalatan yun nga lang. Here comes sa gitno for that kill for Grok, mga bestie wap, and the disengage. Okay ni, napaganda na sana ng konti, kaso kapos pa rin talaga sa damage ang NXP Predator Solid. Hindi pa to ang oras para mag-stand out si Kari. Hintay lang kayo. Patience lang for Kari. Pag nagka-item mamaya, masakit na yan. And for execution naman, as early as possible, pahirapan na lang ng pahirapan ng NXP habang hindi pa tumataba yung late gamer ng NXP Predator Solid. Kasi mga mapapansin natin dito, naka-ano na pala, nakapangontra na agad si H2 para dun sa damage sa kayang ibigay na hit with that wind of nature. So maganda nga naman yung para sa kanya. 7.3k yung pera dito ng isang carry, samantalang 9.4k naman ang isang Ling. So medyo malaki talaga yung kayang ibigay. Plus, Benny Cutie, wag natin kalimutan isang Esmeralda, naka Holy Crystal na din dito. So iba na rin yung damage sa kaya niyang i-provide dun sa team niya. So tingnan natin. Tingnan natin kung ano pang pwede mangyari. 11.5 pa lang for 11 minutes. 11 minutes. Eh no. Akin at ni nagpastak, nagpapastak, nagpapastak si Mae for that catapult mga kaibigan. And grabe, 11 minute game time, 11-5, hindi naman din puno ng action ng sobra-sobra. Just like before earlier fights natin, I mean previous fights natin within the previous weeks. Pero Lord has been taken by execution mga kaibigan, this is the first Lord, hindi naman to enhanced. So madidepensahan pa kaya to ng NXP. For sure kaya pa yan, may expert naman sila to clear the minion waves. Ang problema nga lang, basta iwas lang sila sa masakit engagement. Masakit na yung damage ni Kari dun kay Chakno, ha. So kailangan din mag-ingat dito, tamang position ng execration. Ang maganda lang din kasi sa tropa ng execration ngayon, yung ano, yung tulak lagi, yung si Rinterrant dito ni ano, ni Etomac. Ni Etomac. Pero eto na nga, mga kaibigan. Alam ko mabibigyan siya dun. Kung nakakapita na silence, katapusan na ang walking, mga kaibigan. Pero, nakita niya na may Hellcurt na sumilip. So, umating nga naman, tatalunan din siya dun. So, 12-minute game time tayo dito, ladies and gents. Ito na, ang Lord papasok na, mga kaibigan, sa third turret o third tower ng NXP Predator Solid. Glorious Pathway, nilapag na lang din for additional regeneration. Pero, wala. Hindi ma-contest. So, ito na nga mga kaibigan. Medyo masakit na rin yung damage dito. Pinasok na at napatay pa nga. Hindi hit. Tempest of Blades na ilapag. Pero yung damage sa kayang ibigay ni Benny Cutie dito. OMG talaga. Mga kaibigan, plus the top lane. Tignan nyo. Talagang naano sila, napipressure sa lahat ng linya. O yun pa, nga, all three lanes dito, mga kaibigan, binasag na lang din ng execution for this game number one. Yun. And for NXP, medyo nahirapan sila, tatlo ang namatay dito onto their side, dalawa lang natitirang buhay, and ang execration, eto na yata, ang papakita nilang pagbasag ng base, pero yun nga, lagumlores pati pa. Sa middle lane, mga kaibigan, another set of minion wave, patay lang din si Export, pero 1-0 lead, nakagad tayo dito in favor of execration. Nako, gandang game number magandang game number one for execution mga kaibigan. Nahirapan din ang NXP doon. The reason why, wala sila pang early siguro for me. Yes. Talagang na-maximize, simple lang, na-maximize na hit yung pagkuha niya ng Ling. Yun lang yun. Kasi yung nakita naman natin kung gaano siya kabilis magpa-level. And yung dalawang offlane kasi is solid din, hindi mo rin masisisi.
yung magkabilang team. Kasi isipin mo yung top lane nila Uranus, tas bottom lane nila dito Benny Cutie. So, kung sakali mang dumapa man dito si Hate, may Benny Cutie pa rin na makakapagbigay ng damage. Oh. Isa yun. Plus, eto Mac, makita naman natin dito yung every tulak niya. Diba? Oh, na, nakakalayo talaga eh. Gustong lumapit ng NXP, pero wala silang chance ha. Wala silang chance na lumapit. Hindi yung makadikit din ang NXP dito. That leaves them to a 5 kills only. Pero if take a look dito, eto Mac, walang death benefit as well. So, the problem here talaga is, hirap silang pumatay ang NXP dito. Paano mo nga naman papatayin din si Sagitno dito? Wala kang masyadong pangontra. And also Benny Cutie, mga kaibigan. Tapos meron pa nagtututulak dito na si Etomac. So, well, pretty much that's it for our game number one. Masang magandang laban ang pinakita sa atin, mga bestie. Abangan natin ang game number two. Makabawi kaya ang NXP Predator Solid o dire-diretso pagkapanalo ng Execration against this team, mga bestie. Kaya natin malalaman sa aming pagbabalik. Kami nga pala naging shoutcaster nyo, Caster Zeus, and also with me is Irv. Kaya huwag na kayo mawawala. Just ML Cup, we'll be right back after a short break. Peace out! Mana!